So kumusta mga Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel. Noisy, so ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay ex-mayor Alice Gono at saka sa some kind boyfriend niya daw, Dium, ano. So ang video ito ay mula kay Viral TV, also courtesy na din of course sa Senate of the Philippines. So meron itong pamagat na Jinggoy Estrada, nilabas na ang video ni Mayor Calugay at Cassandra ung Alice Go nag-iiyak. So, kayo nang bahalang humusga kung ano yung nasa loob ng video ito. Ano? So, again, ang video ito ay mula kay Viral TV. Supportahan niya. Tapos, syempre, also courtesy na din sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, kung tweet nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo natin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. So, hindi na natin ito patatagalin. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Jinggoy Estrada, nilabas na ang video ni Mayor Calugay at Cassandra Ong Alice Guo, nag-iiyak. Kita nyo yan, men, 800,000 views. So marami talaga yung some kind curious sa video nito. So again, Viral TV, Senate of the Philippines, FilipiNoisy. Like, comment, share, subscribe. Start! Tila nagkakalabuan na nga ngayon sina Mayor Calugay at Alice Guo. Ito nga ay matapos umanong isiwalat ni Senator Jinggoy Estrada ang pagtataksil ni na Cassandra Ong at Mayor magkakalabuan talaga kayo kasi wala eh, nagkabulgaran na ng mga sikreto. Calugay, ayon sa balita ay pinakita umano ni Senator Jinggoy kay Alice ang mismong video ni na Mayor Calugay at Cassandra Ong na may milagrong ginagawa sa mismong pamamahay pa daw mismo ni Alice Go. Tila pinagsakluban nga daw ng langit at lupa si Go nang mapanood ang kawalang niya ang ginawa sa kanya ni na Calugay at Cassandra. Nauha ako. Narito panoorin kung paano pinaamin si Mayor Calugay sa pagtataksil nito kay Alice Go. Mayor Calugay, so yan, before we continue, of course, courtesy na din sa Senate of the Philippines, ano. So yeah, sa kanila tong video to. Ang pulis po kayo, 2000? 1993 po. 1993 Honor. Hanggang? 1993. 2015 po. 2015? Your Honor. So mga 8 years, tama ba? Ano yung pinakamataas na ranggo mo sa kapulisan? PO1 lang po, Your Honor. PO1? Opo. Bakit, ano, nag-optional retirement ka o... Maaga po kong nagretiro. Bakit maaga ka nagretiro? Eh, hindi pala, 1993 to 2015. So 15 na sa 2000 plus 3, 7 plus 15, 23 years. Uy, matagal din pala siya naging pulis ah. Kinumbinsiya po nila ako na tumakbo po. 2015 ka naging huling nag-retire, di ba? Nag-early retirement ka sa kapulisan? Ay, opo, Your Honor. 2015? O tapos, kailan ka nag-mayor? 2019 po. 2019? Honor. Sino nag-convince siya tumakbo? It took you 4 years to decide? E may election tayo na 2016. Oo. Police, ano pala to si sir? Police matulis. Kaya pala, nalilink siya kay Alice Go, no? Or either police matulis or police patola. Ewan ko, di natin alam. Una po sana, Mayor. Tatakbo po sana ako sa Bugalyon po, Vice Mayor. Oo, anong nangyari? Hindi na po natuloy, Your Honor. Bakit? Ba't hindi natuloy? Marami pong dahilan, Your Honor. Anong dahilan? Okay, pamilyar ka ba rito sa BET Construction and Supply Incorporated? Yan po yung family business po, Your Honor. Okay. Family business nila? Ano yung nature ng business nitong BET Construction? Construction? Construction po, Your Honor. Lahat construction supplies? Am I correct? Opo, Your Honor. Okay. Itong si Madam Garley, sir, common law partner, common law wife? Opo, Your Honor. Okay. Are you aware that this could be a violation of RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices when you awarded several contracts in favor of BET Construction? By allowing your common law partner to participate in the bidding and subsequently be awarded the contracts in your municipality, that smacks of conflict of interest. Yun lang. Yan din naman kasi yung problema natin dito kasi syempre tawag dyan. Wait lang. Your Honor, hindi naman po sila kasama po dyan sa LG usual po. Yung common law wife mo nandito sa one of the board of incorporators dito sa BET. Tapos ay na-award ng munisipyo mo lahat ng makontrata, halos lahat ng kontrata dito sa BET Construction and Supply Incorporated. Paano nagkaganon?
ang asawa mo o yung common law wife mo, member ng Board of Incorporators ng construction company, at ina-award ng munisipyo kung saan ka mayor dito sa particular na construction company. Parang hindi naman ata bago yan. Kasi yan naman talaga yung tawag dyan. Parang kapag ka politiko na kasi yung ano, yung taong malapit sa'yo, ay parang syempre, nagagamit ka din nila, diba? Which is sobrang bad nun. Kasi may pinapaboran ka na nun eh. That's max of conflict of interest. Am I correct? Tama. Hindi po, Your Honor, wala pong ina-award po sa... Ito? Sa construction po. Tanggi pa. Oh, gusto mo ba bigyan ka ng kopya? Oh, June 30. Reference number, nandito lahat. Barangay Pangaskasan, Suwal, Pangasinan. 1.2 million, June 19, 2023. Ito naman kasi yung problema sa mga politiko natin dito sa Pilipinas. Eh. Kasi kapag kakakilala nila, kaklose nila, or you know, mga kasosyo nila, pinapaboran talaga nila. Diba? Especially yung mga tao na tumulong sa kanila nung tumakbo sila. Kaya dapat talaga sa mga yan pinaparusahan or binibitin. Concreting of solar dryer and rehabilitation, 669,000. June 19, same, 671,000. At yung common law wife mo, ang shares niya dito sa BET Construction, 70%. Ooh. Oh, hindi ka ba nahiya? 70% pagagi. Ina-award mo dito sa common law wife mo? Lahat mga kontrata nang galing sa Suwal? Your Honor, wala pong ina-award po ang LGU po. Nandito nga oh. Summary of approved projects of VET Construction and Supply in Suwal, Pangasinan. Nandito mga dokumento, dinideny mo pa. Opo, Your Honor, dahil wala naman po ina-award ang LGU. Nandito na nga. Gusto mo ba ipakita ko lahat ito sa'yo? Ha? Ayan oh, Mayfield. Parang si Alice Gooden pala itong mokong na tumin. Kahit na nasa harapan nun nila yung ebidensya, tanggi pa rin ng tanggi. Steps pa. Oh. Opo, Your Honor, wala pong inawal po ang Alam mo, Mayor, lalo ka madidin habang kung patuloy ka magsinungaling. Nandito na, tama. This is documented. Pa tayo pang aminin ng totoo. Sinasabi These ko po yung... These are all documented. Ay, ibig sabihin, nagsisinungaling itong mga dokumento na hawak ko. Sinasabi ko po yung totoo, Your Honor. Sinasabi mga totoo, ibig mga sabihin, itong mga dokumentong hawak ko, nagsisinungaling? Hindi ko po sinabing nagsisinungaling, Your Honor, pero hindi ko po alam kung saan galing yan, Your Honor. Pakita mo nga sa kanya ito. Lahat nandito, lahat ng ano, oh. Ang kapal nito, oh. Lahat in-award sa BET. Oh. Allah. Oh, pakita mo sa kanya. Tawag ka na ng tulong, man. Hindi mo na malulusutan yan. Yari din para itong mayor na to. Ito yung summary. Totoo ba yung common law wife mo? Pag mamayari 70% shares dun sa BET Construction? Opo, Your Honor. Grabe, sinagad yung pagkagahaman eh. 70% talaga, men. Hindi na lang dinaan sa 10% or 15% para hindi masyadong halata ba? Grabe, rekta talaga. Sa common wife pa, tapos 70%. Ay, nako. Yun inamin mo. I-browse mo itong mga dokumentong na ipapakita sa'yo. Na inuward lahat ng munisipyo ng Suwal sa BET Construction. Your Honor, ito po ay sa barangay Pangaskasan po ito, Your Honor, hindi po inawald po ng LGU po ito. Kaya nga, sa BET. Ang barangay Pangaskasan po, ang sila po yung ano dito, Your Honor, sa nakita ko po. Barangay ng? Barangay Pangaskasan po. Barangay, pero ikaw yung mayor. So, parang hawak mo pa rin yun. Tama ba? Under ng Suwal. Oo. Kasama po sa barangay po ng Suwal po. Hindi namin mo rin kami. Na hindi mo gusto, hindi mo kontrolado yung mga barangay doon. Ikaw, Mayor. Hindi ko po kontrolado po ito, Joseph, Your Honor. Huwag ka na magsinungan. Ay, nako. Sino na niniwala doon, men? Hindi niya daw kontrolado yung barangay. Gayong mayor siya. Baka nga magulat na lang tayo. Ano yan? Kapartido niya rin yan. Diba? Kasi ganyan naman talaga eh. Pwede ka namang humingi ng favor, especially ganyan mayor ka. Of course, madali ka lang makakahingi ng favor sa mga barangay captain. Diba? Na under ng city mo. Ikaw yung mayor eh. Mahihiya naman yung tumanggi sa'yo. Especially kapag baka may mga padulas. Diba? Or may mga pangako, or may mga favor. Grabe, sa wife mo pa talaga. Naging mayor din ako.
Opo, Your Honor, pero ibig sabihin, hindi mo ma-impluwensya yung mga barangay captain mo? Wala po akong impluwensya para dyan po, Your Honor. Oui. Alam mo po, gaguhin ha. Naging mayor din ako. Naging mayor din si Senator Gatchalian. Naging mayor din si Senator JV. Huwag mo kaming gagawin dito. Tama. Ibig sabihin, wala kang impluwensya sa mga barangay captain mo? Wala po, Your Honor. Eh, mahina ka, mayor. Paano ka nanalong mayor kung wala kang impluwensya sa mga barangay captain mo? Ay, nako. Kinta sinong pinaglolo ko ng taong to, man. Anyway, that's besides the point, Madam Chair. Pero syempre, yan na lang yung sasabihin niya kasi, ganyan naman talaga yung mga manloloko or mga sinungaling. Syempre, need pa rin talaga nilang hindi i-accept yung mga paratang sa kanila para makalusot din sila, di ba? Kasi tanga lang naman talaga yung aamin sa mga kasalanan na ginawa nila. Or siguro yung iba, kahit alam nila na marami ng ebidensya, di pa rin umaamin. Yung iba naman umaamin. It's just ito talaga sila, si Mayor Calugay at si Alice Go. Kahit nasampalin mo yan ng mga ebidensya, hindi aamin yan eh. At least inamin niya na itong mga barangay niya, mga barangay captains niya, nag-award dito sa BET, kung saan 70% ng shares ng BET ang pagmamayari niya ng common law wife niya, na si Garly Macaranas. Alright? Okay. Common law wife. I have here a confidential information. Yung unang asawa mo, si Annalisa Sarmiento, correct? Opo, Your Honor. After your failed relationship, nagkaroon ka ng partner nga, itong kasalukoy yung partner mo, si Garly Macaranas. Grabe. Correct? Opo, Your Honor. Pero, birador din pala to. Tapos si Alice Go, nalilink din sa kanya. My good. Pero naghiwalay din kayo? For a time? Hindi naman po kami naghiwalay, Your Honor. For a time, naghiwalay kayo? Hindi po, Your Honor. At nagkabalikan din kayo? Hindi po, Your Honor. Naghiwalay kayo dahil nalaman kay Alice yung second law, common law partner mo na may relasyon kayo ni Alice Go. Hala. Hindi po, Your Honor. Sige, mag-deny ka pa na mag-deny. You happy? Grabe, chicks boy din pala to, Min. Biruin mo, first wife, tapos ito kinakasama, tapos naghiwalay sila dahil kay Alice Go. Iba din. Penguin Resort, Suwal Town, near Suwalport. Wala po akong resort, Your Honor. You happy Penguin Resort? Hala, yaman. Hindi po, Your Honor. Dahil binenta mo na nga, a few months after. Wala po akong binenta. Binenta mo, di ba, yung lupa? Kasi nasa record, binenta mo yung lupa, di ba? At ang sinabi mo, noong nakarang hearing, ang common wife mo na si Garly ang nagbenta. Di ba? Lupa lang po, Your Honor. Correct. Hindi po bininta po yung resort. Oh. Dahil hindi naman po amin yung resort. At tinatanong ko sa'yo noong nakarang hearing, kung magkano yung zonal valuation ng lupa. Nasubmit mo na ba? Grabe. Meron na po kaming sinubmit, Your Honor. Nasaan? Nandiyan. Nakakapagtaka lang dito, Min. Kung ito yung mga gawain niya sa mayor, what more na lang what more na lang kaya nung pulis pa siya? So ano kaya yung mga kalokohan ginagawa niya? Or kayo, do you think meron din ba siyang ginagawang kalokohan nung pulis pa siya? Or siguro malinis yung konsensya niya nung pulis pa siya, tapos nung naging politiko na siya, doon na siya na-impluensya ng mga politiko kasi ibang klase din kasi yung karakas ng mga politiko eh. Do hindi ko nilalahat ha. Comsec, natanggap na ba? Oh, sige, meron na. Magkano? Nagdadasal na siya. Anong barangay yung Happy Penguin? Poblasyon? Opo, Your Honor. So magkano yung, ano classification nun? Looban po, Your Honor, siguro. What is the classification I'm asking you? Third commercial, class. Commercial? Third class po, Your Honor. Is it a commercial land? Hindi po, Your Honor. Ano? Third class po. Residence. Ano? Looban po kasi yung lupa at so ano dito, bundok. Magkano, hindi ko maintindihan to, magkano ang zonal valuation dito? Kung hindi po ako nagkakamali, Your Honor, nasa 300 to 350 po per square. 300, magkano binenta yung lupa? Pinabinta ko po sa aking kinakasama ng 1.2. Ilan square meters? So pwede din nasangkot yung kinakasama niya dito, Min. Kasi parang yun yung seller eh. Or I think, kayo, naniniwala ba kayo na wala ding alam yun sa mga pinagagawa ng tao? Kung hindi po ako nagkakamali, Your Honor, nasa 4,000 square meter. 4,000? Square meter po, Your Honor. So zonal valuation is 300 pesos per square? Yun po, Your Honor.
Sinungaling talaga ito. Anyway. Grabe, no? Pero ano, men, pinanatili niya pa rin yung ano niya, pagiging kalmado niya. Kasama pa salin mo yun? Hindi. Hindi ko po sinasadya na hindi ko po nalagay sa salin ko po yung lupa, Your Honor. Uwe. Bakit? Nakaligtaan ko po, hindi ko po nailagay, Your Honor. Nakaligtaan mo, lagay sa salin itong 1,200 square meters. 4,000 square meters, nakalimutan mo? Opo, Your Honor, hindi ko po sinasadya na hindi ko po nailagay. Uwe. Yan yung mga palusot ng mga taong nahuhuli. Okay. Yung Happy Penguin Resort, kailan kinonstruct to? Hindi ko po matandaan, Your Honor, dahil ang kausap po dyan yung kinakasama ko po, Your Honor. Kung di... Oh, ikaw kausap mo yung kinakasama mo, dapat alam mo. Parang nasa 2021 po yata, Your Honor. 2021. May helipad? Wala po, Your Honor. Talaga? Yun lang, kinabahan. Walang helipad? Oh, sa mga nagtataka kung bakit tinatanong ni Senator kung may helipad ba, of course. Kasi si Mayor Alice Go, meron siyang helicopter eh. Diba? So baka doon naglalanding-landing paminsan-minsan. Wala po, Your Honor. Noong naging mayor ka, noong kinoconstruct yung Happy Penguin, hindi ka ba nagpatayo ng helipad doon? Wala po, Your Honor. Sigurado ka? Ha? Wala po, Your Honor. Huwag ka na sinungaling. Hala, kasi helipad talaga? Doon sa helipad na yon, doon lumalanding si girlfriend Alice mo. Alice Go. Hala. Hindi ko po girlfriend, Your Honor. So, ano? Ano? Wala po, kaibigan lang, Your Honor. Oo, talaga. Marami na nga kaming ebidensya. Ayaw pa magsalita ng totoo. Noong sinabi ng girlfriend mo, kinikilig nga ito si ano eh. Si Alice eh. Anyway. Anak ng toko, kinikilig. Alice. Baka nga tinetext niya eh. Or I don't know, pwede ba silang, tawag dyan, gumamit ng cellphone habang nandyan sila. Baka may kinukonta kasi sila eh. Nakapunta ka na ba sa Happy Penguin? Ano pong like, exact location po? Mangmangan. Sa Swal po? Meron pa ba iba? Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano yung... Oh, Swal? Meron po ako napuntahan po na isang resort po. Pero nung time na yun, wala pa naman pong pangalan ako nakita. Anong ginagawa mo dun? Binibisita mo boyfriend mo? Unang-una po, hindi ko po boyfriend si Mayor Dong. Pangalawa po, pumunta po ako para mamasyal po. Sino kasama mo? Sana po. Si Cassiong. Sino kasama mo nung pumunta ko sa Swal? Wesley po. Wesley, kapatid mo. Ano ginawa niyo doon? Bakit ka pumunta sa Swal? Inibitahan ka ni Mayor Dong? Hindi po, ano, umikot lang po kami. Kaya nga, paano mo nga nalaman na may resort doon? Inibitahan ka ni Mayor Dong? Actually, yung si Alice Go, tapos isinama niya si Sheila Go, mga ganyan silang Cassiong or si Wesley Go. Parang hindi pa rin sila lulusot dun eh kung yun yung gagawin nilang alibay kasi pati nga yung mga kapatid niya. May mga nakitaan din na involved din sila. Diba? So, mas madidiin pa rin talaga sila. Hindi nila pwedeng gawing excuse yun eh. I think. Hindi po, magkikita nyo naman po eh. May, magkikita pero, naman po. Then, ano? Magkikita naman po. May ginagawa kasi that time na parang A-house po, A-frame na house po. Tinikna lang po natin. Alright. Nung pumunta ka rin sa resort, magkakilala na kayo ni Mayor Dong? Opo, magkakilala po kami ni Mayor Dong. Pareho na kayo Mayor Dong, no? Yun. That time po, opo. Ha? Opo. Wala pa kayong matamis na pagtitingin na nun? Your Honor, wala po kami dalawa relasyon. Okay. Information obtained disclosed that sometime in 2022, there was a vessel aground in the vicinity of Swal waters. Correct? And said vessel has Chinese passengers who was then transported to Bamban, Tarlac, Pogo Hub using two buses owned by the municipality of Swal. Ooh, and information obtained revealed that there has been a rumor circulating in their town that Calugay, as mentioned by Senator Joel Villanueva earlier, pawned the town of Swal for 1 billion pesos. 1 billion pesos pa nga. Grabe. Accordingly, he used some of the money to buy a helicopter which he gave to Go as a gift to impress her. Gano'n ko totoo? Anak ng teting. Grabe, mainlaba. 1 billion. Grabe. Tapos malaman-laman natin, pera ng taong bayan or pera galing sa ano, mga kabulastugan. Anak ng tokwa.
Hindi po totoo po yun, Your Honor. At least sinasabi ko yung nag-gather ng intelligence unit natin, ha? SP Pro Tempore, if I may interject. Kaugnay nung tanong mayor ni SP Pro Tempore, gusto ko pong humingi sa KAAP ng flight records ng helicopters na associated kay Guo Huaping, pati yung black box recordings ng mga ito. Andito ba ngayon si Director Tamayo or ibang kinatawan ng KAAP? Okay. So magko-communicate na lamang po ang komite sa KAAP para dun sa black box recordings at ano pang flight records ng mga choppers kaugnay ni Guo Huaping. Salamat, SP Pro Tempore. Thank you. Nako. Kapag makuha nila yung black box, dun lalabas yung ano, yung mga sweetness overload nila. Mga video kung gaano sila ka ano, sweet or maglampungan. Nak ng teteng. So nasa ano pala, nasa helicopter pala yung sagot. Pero ang tanong dito, baka enough nila. Or di din natin sure, 'di ba? Kasi baka sa sobrang excited nila na magkita sa isa't isa, hindi nila na off. 'Di ba? Or ewan ko kung pwede bang i-off 'yun, wala kasi akong helicopter eh. Madam Chair, at madalas makita yung mga pickup vehicles ng Municipality of Sual na may stickers ng Municipality of Sual dun sa Municipality of Bamban. Ano ginagawa ng iyong mga service vehicles ng Sual dun sa Bamban? Titigas na mukha, no? Ginagamit pa talaga yung ano? Kagamitan ng ano? Gobyerno. Ang tigas. Hindi ko po alam, Your Honor, po yon. Laging hindi mo alam, ikaw mayor, hindi mo alam kung sa... Napakaliit lang ng bayan mo eh. Hindi mo alam kung ano nangyayari. Anyway, okay, si Alice Go owns the color pink fish farm in Sitio Mangas but was registered under the name of Luz Aki, a Filipino national. Yung Alicel, kung saan na kinoin yung pangalan yung dalawa, Alice and Cel, located Griseldo. In Bacuen, Sual, Pangasinan, was found to be registered with Sheila Go as its registered owner. Sheila, ikaw ba may-ari nito? Alicel? Hindi po. Sagot po. Hindi po. Ay, pangalan mo nakalagay dito, ikaw may-ari na Alicel. Sino nagpapirma sa'yo? Hindi ko po alam. Kaya nga, ikaw ang registered owner nitong Alicel? Hindi ko po alam. Pumirma ka, di ba? Ikaw ang... Kaya yung mga pirma-pirma talaga, guys. Huwag kayong basta-basta pirma ng pirma. Ano? Kasi baka maloko kayo. Dapat kapag may pinirmahan kayo, basahin nyo talaga kasi magugulat na lang kayo. Baka may ibinenta na kayo, di ba? Hindi nyo alam. Or baka isinangkot na pala kayo sa mga kalokohan ng ibang tao. So dapat yung pagpirma nyo, anuhin nyo talaga. Basahin nyo, men. Diba? Huwag nyo madaliin. Tapos ito si Sheila Go, dalawa lang to eh. Either hindi niya talaga alam or na-fool siya or na-loko siya. Or alam niya na siya talaga yung ano, nag-register niyan. Tapos parang kunyari, siya lang yung ano, yung tawag dyan. Nagpapatakbo ng business na yan, pero kay Alice Go at kay Mayor Calugay talaga yan. Something like that. So, yun lang talaga yung ano, some kind, dalawang option dyan or posibleng sagot. Wala nang iba. Hindi ba? May-ari? Oo. Oh. Ha? Hindi ko po alam. Paano hindi mo alam? Ikaw nga may-ari. Ha? Hindi ko po alam. Nasaan yung may-ari? Grabe naman kayo. O sino may-ari? Hindi ko may-ari, Sheila. Hindi ko po alam. Nakalagay nga sa DTI na ikaw may-ari ng Alicel. Ngayon hindi mo alam. Hindi po. Alam mo, nilift na ni Madam Chair yung contempt. Offer. Nilift lang po, SP Pro Tempore. Hindi ko talaga alam. Baka ito, oh. Alicel Aqua Farm, Sheila Leal Go. Oh. Ikaw may-ari. Posible lang din talagang pinamanage ni Alice Go sa kapatid niya kay Sheila Go, di ba? Posible din yun. Kulong ulit dyan? Hindi ko po alam talaga yun. Hindi mo, page pa kayo. Tingnan mo ha, iha. Sampal mo nga. Kasi pag i-deny mo, public document yan, iha. Aminin nyo na kasi. Booking na, ayaw nyo pa umamin. Tama. Tsaka paano mo naman masasabi na pinapirma-pirma ka lang, di ba? Kapag ka mga business naman, of course, malaki talaga yung pagkakasulat ng business name. Tsaka pipirmahan mo sa baba. Di ba? Hindi naman yan pwedeng dayain ata.
or wala. Sadyang nagsisunungiling lang talaga tong mokang na to. Oh. Mokong pala. Hindi ko po talaga alam. Maang, you know, maangan, Sheila, overload. I might be forced to reconsider the decision of our chairperson. Hindi ko po talaga alam ito. O sino nag ito? Lapit sa inyo na gawing ikaw may-ari ng Alicel? Wala kinausap naman po ka, eh. Kilala mo ba si Mayor Dong? Opo. O hindi ba siya nagsabi sa iyo na o ikaw na kunwari may-ari nito? Hindi po eh. O si kunwari. Alice Go. Hindi din po. O paano naputi yung pangalan mo dyan? Hindi ko po alam talaga. And this is that is a public document that I've shown you, that we've shown you earlier. Paano na? Hindi ko po talaga alam ito. Ano? Tignan na lang yung ano siguro, kung sino yung nag-register, baka may ma-recover din sila ng CCTV, di ba? Kunyari, ah, mag-backtrack sila ng date kung kailan yung ni-register, tapos i-check yung CCTV. Tapos kung makita kung sino nag-register nun, huli! Di ba? Hindi ko po alam. Okay, accordingly, alam mo, naawa na rin ako sa'yo eh, nahawa ka na sa pagsisinungaling nila. Siyempre, dapat all in one, a one for all for one yan eh. Diba? Kasi, alam, I think nga, bago pa sila pumunta dyan, ano na sila na, uy, wala talaga nga amin dito. Ah, malalago talaga tayo. Diba? Laglag ng isa, laglag lahat. Kasi maglalaglagan yan eh. Diba? So, ang ginawa nila ngayon, deny sila ng deny silang lahat. Mahirap na. Gusto mo bang, hindi ko po gusto talaga mo bang tumagal, alam. Alam mo, na-lift na nga yung contempt order sa'yo eh. Tapos, nagsisunungaling ka pa. Ilang hindi araw ka na kulong? Ilang sir. Araw ka na nakulong dito sa Senado? May dalawang hindi linggo, tatlong linggo. Gusto mo ba madagdagan? Magre-recess na kami. Hindi ko po talaga alam, eh, sir. Aminin mo lang kasi 'yung totoo. Hindi ko po talaga alam paano ko aminin. Okay nga. Tumawa sino pa. Ang nag-udyok sa iyo? Wala po eh. Na maging may-ari nitong Alicel itong Alicel Aqua Farm. Wala po. Paano nga naputi pangalan? Wala ko alam. Ano, may magic? Talaga. Bigla nilang mag-isip ang ano, lagay hindi pangalan mo? Hindi ko talaga alam. Kung totoo yung sinasabi siguro ni Sheila, go, baka yung nag-register niyan or yung tawag dyan, gumawa ng papeles na yan, parang, ah, si Sheila, go na lang ilagay natin dito na may-ari. Parang ganun pala yun. Ay, loko-loko. And accordingly, there was also a business name, Alicel Consumer Goods Trading, registered under a certain John Michael Paran Mayrong. Kilala mo ba itong may si John Michael Paran Mayrong? Ako po. Si John Michael Paran Mayrong, kilala mo? Hindi po. Alice Go, kilala mo? Hindi po, Your Honor. Mayor Dong? Hindi po. Kilala mo itong John Michael Paran Mayrong? Hindi ko po kabisado, Your Honor. Kukuha po ako ng copy para po dyan. Your Honor, okay. Mag-produce po kami. Sinabi mo rin kaibigan ng anak mo, itong John Michael Paran Mayrong? Grabe. Hindi po, Your Honor. Yung Joseph po ang naintindihan ko po noon, yung Joseph. Joseph? Mayrong po. Baka kapatid? Hindi po ko. Okay. So possible pala itong dalawang to. Gumagawa sila ng mga kalokohan, mga kapulastugan. Tapos kung gusto nilang magkaroon ng mga business, pinapahandle nila sa ibang tao. Siguro, ang pagkakaano nila, if ever magkaanuhan sa finals, o kunyari nagkabukuhan, for example, ganyan, nabuko yung pogo. So, syempre, mawawala yun. Ngayon, para hindi sila ano maging zero, need nila na may mga business silang pinanghahawakan. At syempre, kapag ka madawit sila sa pogo, of course, ano na, lahat ng mga business or mga accounts nila, mafi-freeze yun eh. So, yan ang ginawa nila. Pinahawak nila sa ibang tao yung mga business nila. Ang hindi nila alam, wala, na-trace pa rin. Paano ba naman? Pangalanan ba naman ang Alicel, di ba? Alicel yung business mo. Kung di ka ba naman hunghing, bakit Alicel pa? Sobrang dami namang pwedeng ipangalan. Diba? Pwede mo namang ano, pangalan ng roketa. Diba? Ay, nako. Information obtained that Alicel Aqua Farm and Alicel Consumer Goods Trading were both established by Calugay and Go'o. Alam nyo, these are public documents already. Hindi magsisinungaling mga dokumento, Mayor. Parang si Alice Go lang yan. Pati yung birth certificate niya, dinideny niya eh. Please. Aminin nyo na kasi totoo. Do you have a business partnership? Yun lang ang
gusto namin. Wala kaming pakialam kung magnobyo at nobya kayo. We don't care a bit. Tama. We want to establish your partnership if indeed these corporations are used for money laundering activities. I don't care. Yun naman din talaga. Wala nang iba. Diba? Kasi yung mga illegalistang tao kasi men, kung gusto nilang linisin yung pera nila, dinadaan nila sa ibang mga business. Kasi ganyan naman talaga yung money laundering, di ba? Kunyari, nakakuha sila ng 1 billion sa Pogo. So, para maging clean money yun, idadaan nila yun sa mga business nila. Kunyari, na-earn nila sa business nila. Pero ang totoo, kinita na nila yun sa Pogo. Di ba? Actually, ngayon ko lang din naiintindihan yung mga money laundering. Tapos, ganun pala talaga yun. Mautak din itong mga politikong to. Si Madam Chair won't care if you have a relationship. Puso naman yun eh. Oh. Ano? Do you have a business partnership? Wala po kaming business partner po ni Mayor Alice ko po, Your Honor. Alam mo, I don't like to dwell on your romantic relationship anymore. Alam na ng buong Swal, alam na ng buong bayan, alam na ng buong Pilipinas na meron kayong relasyon. Based on yun the facts lang that we have presented to you. Yung mga business corporations, it's very obvious. Alicel, saan ba na ko yung Alicel? Sa pangalan yung dalawa. Yung DNA, Dong and Alice, di ba sa pangalan yung dalawa? Dong. May DNA pang nalalaman ang mga loko. Dong Go. Dong and Go. Dong Go. Mapapagkailangan po ba yun? Parang ano, lab team yun eh. Di ba? Boom. Para mga bata lang ano. Tapos, may pabulaklak pa, may pabukay pa. Tapos, napumunta ka pa talaga dun sa farm nila, sa baboyan. Tapos, related pa kayo dun sa mga pogo-pogo. Diba? Inimbitahan ka pa sa kasalan ng bayan. So, paano mo masasabing wala lang kayo? Ano yun? Trip-trip lang. Tapos, yung mga pinamimigay niyo sa mga mag-aaral na mga bag, mga school supplies. Katema kayo, may mga couple shirt. Ay nako, sinong pinaglolo ko nila? Kapag ka, ano talaga men, makuha nila yung black box ba yun? Yung sa helicopter. I think finished na sila. Eh. Baka may makita tayong ano. Hindi dapat natin makita doon. Oh. Wala naman po talaga, Your Honor. Wala po kaming pinagsamahan po kahit isa negosyo po, Your Honor. Talaga ha? Kahit ito tanggi mga binanggit na namin mga korporasyon na kinuin yung pangalan mo? Pangalan ninyo? Ha? Opo, Your Honor. Yung Donggo? I-chichi ko po yung Donggo, Your Honor. Ha? Hindi po sa amin yan, Your Honor. Wala po kaming pagmamayari at wala rin po kaming negosyo po ni kahit ni isa. Parang ano nga eh, Dong yan, Katniel ba? Oh. Di, kinoy. Wala ng Katniel, hindi ka na-update eh. Wala na sila. Siguro yung Dong yan. Grabe, Donggo. Lakas ng pripa. Donggo? Dong, Calugay, at Alice Go? Anong spelling ng Go? G-U-O ba? Or G-O lang? Kasi kapag G-O-U yan, wala na. Finish na. Yung pangalan nyo eh. Okay, DNA. Sa'yo? Actually, hindi din tayo hindi din natin siya pwedeng baliwalain. Ano na, yun nga yung mga combination of names. Kasi I think si Alice Go parang magagawa niya talaga yun eh. Kasi kung mapapansin niyo si Alice Go, parang ano pa lang siya eh. Parang 90s kids din siyang mag-isip. Diba? Hindi rin po, Your Honor. Cheryl, ang nakalagay, may-ari ng DNA, yung partner mo, Arnel Salindong. DNA pa. Yes po, Your Honor. Ha? Yes po, Your Honor. Nasaan siya? Oh, do you know anything about this? Yes po, Your Honor. What do you know? Sa kanya po yung DNA. Sino may-ari niya? Siya? Si Arnel po. Yung partner mo? Yes ano po, Ano nature of business nito? Actually, yung daddy po niya yung nag-finance niyan, Your Honor. Ha? Daddy po niya yung nag-finance niyan. Yung bang partner mo, empleyado ng Swal? Hindi po, Your Honor. Kung hindi, sa siya nagtatrabaho? Wala, yun lang po. Yung DNA lang po. Nag-empleyado ba siya ng Swal nung araw? Dati po, sa SB po. Kailan? Kailan? 2019, I think. Sa Bamban? Hindi po, Your Honor. Never? Grabe. Never po. Ano ni... Meron talaga may no? DNA talaga. National.
Arnel. Si Arnel yung ano, pinahawak nila. Anak ng toko. Panoorin nyo yung Blacklist, men. Doon makikita nyo yung ano, mga... Ay, hindi pala Blacklist. Yung sa Breaking Bad ata yun. Yung patungkol sa money laundering. Kung paano ginawa ng asawa niya. Grabe. What's your business itong DNA? Pharmaceutical po. Sa gamot po. Ah, sa gamot. Bakit DNA? Si daddy po kasi niya. Daddy and Arnel lang po yan. Ang simple lang po niyan eh. Kahit simple ba dyan, malaki, tinatanong ko lang. Yes, bakit po. DNA? Kay daddy po kasi yan talaga. Kaya nga, hindi ba Dong and Alice yun? No po, Your Honor. Eh, ano nga, what does it stand for? Siguro, daddy and Arnel. Wow. Ano yun, daddy and Arnel? Ang lakas ng trip. Daddy talaga. Bakit hindi ilagay yung true name ng daddy? Diba? Tapos, wala. Malabo. Daddy and Arnel. Hinahanapan lang ng way para lumusot eh. Galing mo gimbento talaga. Yes no? Po talaga, Your Honor. Ang bilis mo gimbento, ang bilis ng pickup mo. Kasi madali, DNA ha? Yes po talaga. Daddy and ano? Si Arnel po. Ano hindi? Si daddy po. Alam ng patola, saan tayo pupunta dito? Madam! So, bakit hindi na lang ginawang daddy and anak? Kung yun yung sinabi niya, baka maniwala tayo doon. Diba? Daddy and anak. Daddy and Arnel. Ano yun? Daddy and Arnel. Walang ibang maisip. Pwede sigurong ano? Hindi din eh. Daddy and anak. Yung daddy and anak, parang hindi din siya pwedeng i-pair. Kasi yung anak, Tagalog siya eh. Tapos yung daddy, I think English yun eh. So, kung naging PNA yan, baka sabihin niyo, Papa and Arnel. Or Papa and anak. Grabe, para lang mailusot, ano? Sits, I move that we extend this hearing to another day kasi marami pa lang akong tatanong and because of lack of material lakas time, marami pa akong tatanong dyan si Senator Bato, Senator Win, at si Senator JV. Sana magkaroon ulit tayo ng isa o dalawa pang hearing at marami pa ho tayong kailangan tanungin sa ating mga resource persons. Maraming salamat, Madam. Ay, nako, anak ng toko ah. Ang lakas ng trip ni Madam ah. So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, that video is from, Viral TV and Senate of the Philippines. So, courtesy to them. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag niyo rin kalimutan supportahan. Like, comment, share, subscribe, ano. So, kita niyo naman yun. Anak ng toko talaga. Tayo talaga yung pinagloloko ng mga taong to. Nagulat lang ako dito si Dong Calugay. Police pala siya. So mga nasa 20 years siyang naging police tapos nag-switch siya sa politiko. Actually parang maano mo rin eh, parang kasi yung mga movies din kasi min parang ano sila eh, mga based on true story din kasi yung iba eh. Na kunyari lang to ah. May politiko ngayon. Tapos pinoprotektahan ng mga PNP or kunyari police na high ranking police. Tapos ngayon since pinoprotektahan ng politiko yung politiko. Ngayon kapag time will come, parang siguro maiisip ng police na grabe ang laki ng kitaan doon sa politiko. So why not ako yung mapunta doon? So parang ano ngayon siya? Hihingi ngayon siya ng favor doon sa politiko na papasok din siya sa politics. And then doon na. Baka ganung way siya na endorse ano. Kasi parang medyo mag-iisip ka ba na from police ka eh, alam naman natin na goods din talaga yung sweldo ng police, 'di ba? Tapos bigla kang mag-switch sa ano, sa politika. 'Di ba? Ano 'yun, may trip lang. Kasi 'yun nga sabi ni Sen Jinggoy, 'di ba? 4 years talaga. Bago ka naka-decide. Pero yun, baka ano min, if ever totoo talaga yung mga paratang sa kanya as a mayor na pumapasok siya sa kalokohan, baka may ginawa na din to sa pagiging police niya, hindi din natin alam. Diba? Kayo ba, do you think? Matino ba siyang police nung police era niya? Or ngayon lang siya naging loko-loko na naging mayor na siya? Or sadyang dati na siyang yung anong tawag doon sa mga pulis ha? Kutungero ba yun? Mga ganyan.
Grabe. Why not ano din, i-backtrack nila kung ano yung record nito as a policeman, ano? Baka marami din itong record eh. I-double check lang nila ba? Tapos, yun. Ngayon ko lang nalaman yun ha, yung Donggo. Dong Calugay at Go. Natawa lang din ako dun kay, ano, kay Manang. Yung palusot niya. Daddy and Arnel talaga yun, no? So, parang ang gusto kasing ipahiwatig dito ni Senator Jinggoy na, oh, si Arnel yung pinapahawak kasi parang same lang din doon sa Alice Elena. Si Sheila Go yung pinahanap. Tapos si Sheila Go, yung way niya para lumusot, hindi niya alam. Eh, alam naman natin kalokohan talaga yun kasi pumirma talaga si Sheila Go doon. Diba? May malusot lang. So, ngayon, ito namang si Manang. Ang ginawa niyang palusot doon sa Donggo, DNA, yung DNA pala. Daddy and Arnel. Grabe ang lakas arang lakas ng trip na yun yung ginamit na palusota, Daddy and Arnel. Ay, hindi kasi men, kasi ito kasi parang ano siya eh. Hindi naman yan biglang hinugot ni Sen Jinggoy. Based naman yan sa parang tinatrack kasi nila, di ba? Na ano yung mga posible or mga may kaugnayan si ano si Dong Calugay at si Alice ko. At ito nga yung DNA. Lumabas yun, nasagi yun. Tapos kung iisipin mo, Donggo, DNA, tapos Alicel. Diba, grabe yung combination ng mga combined names. Diba, sabi ko nga sa inyo kanina, pwede din namang gawin ni Alice ko yun. Kita nyo naman yung mukha ni Alice ko, diba? Parang pabibi ba? Diba? Ay, nako. Kakatawa lang. So again, kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Viral TV, Senate of the Philippines. Nice. Like, comment, share, subscribe. Nice. Out.